No work, no pay. Paano nga ba namin hinahandle ng asawa ko yung sitwasyon namin na ganito? Eto, maaaring makatulong to sa inyo. Hindi ko naman sinasabi na gagaan na yung financial situation nyo pag napainggan nyo to, ano? Pero makakatulong to sa inyo. Lalabas ako ngayon para pumunta sa Copenhagen. Magbabike ako. Naayos na kasi yung bike ko. So, magbabike na lang ako para hindi na si Cheche lumabas. So, shout out kay Sir Benny sa paggawa ng bike. Sir, thank you sa uulitin. Yeah, we love you. We love you. Importante itong lakad ko, ha? Huwag kayong mag-alala. Hindi lang ako basta lalabas para lang mag-video. Lalabas ako para sa pagkain ni Kila. Kailangan ko kasi bumili ng gatas ngayon. Let's go. Ayan, Apotec. Dito tayo. Tayo bibili. Pharmacy. Okay, park lang natin to. Dito. Or somewhere here. Pag walang trabaho, wala kaming pera. It's hard to budget yung napakaliit na pera. So, paano nga ba namin pinapaikot yung pera namin? At paano namin na-handle? Na-handle lang hanggat kaya. Kasi, importante to na naalam natin kung paano mag-budget, paano pagaanin yung sitwasyon sa ganitong crisis na nangyayari sa atin. Kasi hindi natin alam kung hanggang kailan to eh. So, maganda to na alam natin kahit papano, kung papano, i-budget yung pera. Hey, Nak! How are you? Are you cool? Pag pinansin, lalong mag-iinerte. Meron dalawang bagay na napaka-importante dito. Yung pera at yung kalusugan natin. Yung pera, it covers everything na halos eh. Pagkain, shelter, etc. Lahat na yan halos. So, focus tayo sa dalawa lang. Shelter at saka food. Yan talaga yung pinaka-importante. Yung iba, san tabi na yan lahat. Kumbaga, doon lang tayo sa dalawa. Pagdating sa money, na i-cover ng money. Yung health, madali na yan eh. Actually, napakadali na yung kalusugan natin. Pwede tayong mag-exercise sa loob ng bahay. Kumain pa rin tayo ng tama lang. Kung sakali man na talagang tight na tight yung budget natin, yung diet natin, hindi natin magagawa, yung puro gulay, yung mga ganun. Basta kung may certain diet tayo, pwede natin munang skip yon. Pero, wag lang natin naalisin yung exercise to keep us healthy. Eto guys, lulutuin na namin yung huling stock namin ng gulay. Ire-ready ko na para sa asawa ko mamaya para lulutuin na lang niya. Eto, hihiwa-hiwain ko na to. Answer the question, una, may teamwork kaming mag-asawa. Teamwork, as in, hindi namin binibigay sa isa lang yung burden, yung bigat ng sitwasyon. Yung sigurado namin na nakasuporta kami sa isa't isa. Yan, napaka-importante ng teamwork. Kasi kung papabayaan lang natin sa isa yung problema, sigurado, bibigay yan. Talagang explode yan. Kasi
mabigat tong nangyayari sa atin ngayon. Pangalawa, sinisigurado namin na mapupunta yung pera dun lang sa pinaka-importante. Yun lang. Food at saka shelter natin. Swerte kayo kung hindi na kayo nagbabayad ng renta. Food na lang. Maswerte kayo kung hindi na. Pero kung mga nagbabayad ng renta, renta at pagkain, kasi shelter, importante yan. Yan. Saka na muna yung iba. Yung kuryente, yung ano. Well, dito kasi sa amin, after 3 months pa yung kuryente. Kumbaga, tsaka hindi masyadong mahal ang kuryente dito. Maliit lang binabayaran namin. Tapos tipid. Tipid talaga. And we don't waste food. Hindi kami nagtatapon ng pagkain. For example, last time, yung asawa ko, meron kaming binili na sausage. Eh, hindi namin nagustuhan yung lasa. Hindi namin tatapon yan, syempre. Ginawa niya, freezer niya. Tapos, ginamit namin sa susunod na meal namin. Like, yung gumawa siya ng pasta, hinalo niya sa pasta yung sausage. Kaya minsan, kung pupunta kayo dito sa bahay, tapos titingin kayo ng ano namin, makikita niya talaga na ang daming pagkain, daming tira-tira kasi hindi ako nagtatapon. Kakainin ko yan or ilalagay ko sa freezer para next time. Like this one. Tira ko na sausage, nilagay ko sa freezer. Oh, di ba? Nagamit ko ngayon, gagawa ko ng spaghetti. So yung mga ganung bagay, huwag tayo magtatapon ng pagkain. Makakatulong yan. Malaking bagay yan. Kahit sobra-sobra pa yung budget nyo, or yung feeling nyo, oy, aabot to ng 3 months yung budget ko, still, magtipid pa rin tayo. Or kung marami kang budget, share it to someone. Kung may pera ka ngayon, marami kang pera, kung tingin mo, aabot to, in a whole year may budget ka, share ka, mag-share ka. Mas maganda yon, mas masarap sa feeling yon. Kasi sigurado na meron dyan ibang tao na nag-struggle at nahihirapan financially. Lalo na sa Pilipinas. Nak, nanonood ba kayo ng vlog ko? Nako, bakit nahihilo si mama? Ano nakain? Nahihilo ako? Hindi ko pa kasi nainom yung gamot ko. Nako, inom na ng gamot ma. Nasa vlog. Say hi ma sa mga ano, followers. Wala pa eh. Today with the cariasis. Pwede to sa app dyan? Pwede, pwede. Kasi doon ako pating lang eh. Pizza first. Ayun, special ko sa apps eh. Wala kang iba mga kwenta. Totally no good doon. Pizza first na na. Sana nakatulong tong video na to sa inyo. Kahit papano. Kung ginagawa nyo na to, i-share nyo sa iba. Tulungan nyo rin sila. At yeah, see you next time guys. Sa susunod pa. Ha? Bye-bye.